Magandang umaga po, ginugunita po ngayong araw ang 28th anibersaryo ng People Power Revolution. Pero imbis po na sa EDSA, gagawin ang selebrasyon sa Cebu at may live report si Sandra Aguinaldo. Sandra, dumating na po ang Pangulo. Sandra? Yan ang full military honors at yan nga ang nagaganap ngayon at masusundan yan Maris ng tinatawag na salubungan. Ito nga yung pagtatagpo ng mga civilian at mga nag-aklas na militar 28 years ago ngayon Maris. At ganun din na mataan natin dito, narito na sina Senador Mar Rojas. Si dating Senadora, Secretary Mar Rojas, I mean, and dating Senator Ping Lacson, at nakita rin natin si Executive Secretary Paquito Ochoa, Cabinet Secretary Rene Almendras, at PCOO Secretary Sunny Coloma. Maris, ito yung first time na ginaganap dito sa Cebu itong paggunita nga sa EDSA People Power Anniversary. At kanina may mga nakausap tayong Cebuano, no, na sila ay excited dahil ayon sa kanila 28 years ago ay sila naman ay nakilahok din sa kanilang sariling paraan diyan sa EDSA People Power. At sa ngayon ang sitwasyon dito Maria, sarado itong kahabaan ng Iscariot Street sa harapan ng Kapitolyo yan mismo. At yung tumutumbok na kalsada dito sa Kapitolyo, yung Osmeña Boulevard, ay marami-rami na yung mga tao dito. Mahaba yung kalsada na yan at puno ng tao, no, hanggang doon sa may rotonda. At sila ay karamihan ay mga nakakulay dilaw. Ang paggunita na ito Maris ay ginawa dito sa Cebu at ang paliwanag dyan ng Malacanang ay ito ay bahagi noong pag-iikot ng Pangulo doon sa mga nasalanta ng mga kalamidad. At ito nga po ay bilang pag-highlight doon sa spirit ng bayanihan at pagtutulungan na namamayani noong panahon ng kalamidad. Ang EDSA People Power daw ay masasabing panahon din ng bayanihan sa pagitan ng bawat isang Pilipino. Kaya minarapat nila na ito'y ganapin sa Cebu at mamaya nga Maris, mag-iikot ang Pangulo sa Katigil, sa Bantayan, Cebu. Pagkatapos itong Cebu City event Maris ay lilipat siya sa Bantayan, Cebu, tapos Tanawan, Leyte. Siya po ay mag-i-inspect ng mga relocation site doon at ibang proyekto ng gobyerno at pagkatapos yan ay lilipat siya patungong Giwan Eastern Samar. At siya rin ay mag-i-inspect doon ng mga bank houses at iba pang livelihood projects. At expected din siya na dumalaw doon sa barangay Kabalawan sa Tacloban, Leyte bago siya bumalik patungo sa Maynila. Expected siya Maris na aalis sa Tacloban ng 5 p.m. At kahapon nga ay nanggaling naman siya sa Katigil, Davao Oriental at sa Luon, Bohol. Maris, ang gagawin ngayong araw na ito ay yung salubungan at inaabangan nga yan dito dahil ang gaganap na former President Ramos ay itong si Ding Dong Dantes at ang gaganap naman na bilang musakino o nagli-lead doon sa mga civilian ay itong si Senador Bam Aquino. Naikwento sa atin Maris ni Senador Aquino na sa naghanda talaga nung kamukhang-kamukha ng isinuot ng kanyang tito 28 years ago. Siya po ay naghanda ng polo shirt na kulay red na checkered. Sabi niya gusto niya maging historically correct ngayong araw na ito. At dahil hindi naman din nakarating itong si former President Ramos nung siya chief of staff nung panahon ng EDSA People Power ay gagampanan ni Ding Dong Dantes yung kanyang papel dito sa salubungan na ito. Bukod dyan Maris ay inaasahan na kakanta rin, no, dito si EDSA People Power Commissioner Ogie Alcacid. At gayon din ang Cebu Choir, ang tawag dyan ay Cebu University Chorus. Sila yung kakanta nung tinatawag na yung magkaisa at yung mga kaawitin na sinasabing trademark na ng People Power Anniversary. Sa ngayon ay nagaganap pa rin, no, yung
troop review ni President Aquino. Ayan. At ano mang oras mula ngayon ay inaasahan na yung speech ni President Aquino at yung tinatawag sa salubungan na rin. Oo, Sandra, ang ipinapaliwanag ng Malacanang, gaya na rin na sinabi mo, no, na sa Cebu ginaganap ngayon ang selebrasyon ng anibersaryo ng People Power Revolution dahil nga naging tanggulan din at baluarte ng oposisyon yung lalawigan na yan. Pero bakit ba ngayon lang, in nearly 3 decades, ginawa sa Cebu itong selebrasyon na yan? Dahil nga ba, dahil sa mga maraming kalamidad, nais talagang dalhin ng Pangulo yung diwa ng EDSA sa mga lugar, particular na yung tinamaan ng mga iba't ibang kalamidad? Yes, Marisa, tama ka ang sinasabi nila. Gusto nilang dalhin yung spirit of EDSA doon sa mga lugar na nasa lantaraw ng kalamidad, dahil ayon sa kanila, noon namang naganap ang kalamidad na ito ay namayani rin yung spirit ng bayanihan. Kaya sabi nila, nararapat lamang na ngayong panahon na ito ay sariwain, no, yung EDSA People Power sa mga naturang lugar. Ang napabanggit din sa atin ay for example, si Senator Bam Aquino, nabalitaan daw niya na ilan dun sa mga EDSA originals ay maaaring hindi pabor na dinadala sa iba't ibang lugar yung People Power Anniversary Celebration. Pero ayon naman kay Senator Aquino, yun namang EDSA People Power ay naganap, no, sa iba't ibang paraan all over the country. Kaya nararapat lang din naman na magkaroon ng celebration sa iba ring panig ng bansa, Marie. Muna natin to dahil itinaas na ang ating watawat. At yan nga po, nasaksihan natin ang flag raising ceremony na pinangunahan mismo ni Pangulong Noynoy Aquino bilang bahagi pa rin na pagdiriwang ng 28th anibersaryo ng People Power Revolution. Ang ating paninupang palatawan ay pangunahan ni Commissioner Cesar N. Salido, the head of People Power Commission. At karakamay! At sabay-sabay na pinagaling ang pinunong pato ng tawad ng Pilipino. Ako ay Pilipino, buhan ang patay ng lulusa sa tawad ng Pilipinas at sa pansang-anyang pinagalisan na may banal, sa pahaliman at kanayaan na Pilipinos at sabayran, pakadiyos at tao, pakaligasan at kabansa. Sa pagkakataong ito, ang panalangin bayan ay pangunahan ng mga pinulong panreligyon mula sa iba't ibang pananampalataya. Tinatawagan sina Father Arnold Abelardo, Reverend John Stephen Bertin, Lukman Abdul Rahman, Dr. Aladin Ufon, at Vincent Pan. Mahal namin Panginoon, gabay ng lahat ng salinlaging salamat sa pagmamahal mo sa aming bayan Pilipinas. Iniiyan mo kami ng kakayanan upang malaman kung ano ang sama sa mali. Nang lakas upang mabuhi ang mga bagay para umayon sa kung ano ang mabuti. Nang lakas ng loob upang harapin ang hamon ng pagbabago. At ang saga upang manatiling mabuhay ayon sa katotohanan. Panginoon, bigyan mo kami ng kakayahan upang mahubugi ang aming kapalaran bilang isang bansa sa pamamagitan ng aming pagkakaisa at tutulungan at pagmamalasakit. Binigyan niyo kami ng mga tatanglaw sa aming daan at tungo sa mabuting buhay sa pamamagitan ng aming mga bayan. Ipinasayang sa Panginoon ang mga biyayang inyong pinakaloob sa amin
mahusay namin ginagamit ang inyong mga biyaya noong kami ay nagtipon 28 taon na ang nagaraan sa EDSA. Ang inyong mga anak ay dumanon na may pagkakaisa. Sa pagtatiwala namin sa inyong pagmamahal, pinahap namin ang daan patungo sa pagkabago gaano man ito kahirap. Nagkatipon kami muli kung saan ipinamalas namin sa aming kapwa Pilipino at sa buong mundo na maaaring palitan ang takot ng lakas ng loob, ang karahasan ng kapayapaan, ang pagpagalito ng pananalig, ang kawalan sa karungan ng hustisya, at ang kawalan ng sama-samang patuglan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ang nangyari sa sarahan, naway makitang loob mo namin ang aming pagigay. Naway maglaho ko ang bawat halino ng pagdidira sa ating kakainan na makukuha po namin ang kabutihan aming hinangay. Bandaan ng Rahman Rahim, pangalan ng Allah, ang mahabagin at mapagkandili. Panginoong Allah, dalangin namin sa iyo na naway patatagin niyo po ang aming panindigan upang may tapusin namin ang aral ng nakaraan. Magkita ang nagbubuklog sa amin sa halip ang kaibahan na nagdudulot ng pagkawat at watak. Panginoon, dalangin namin na magawang mapagkita ang aming mga sariling kakayanan sa ikabubuti ng sambayanang Pilipinas. All the big above. Paputo po sana ang kalooban ng bawat isa sa amin upang kumilos para sa pagtataguyod ng mapayapa, matatag at tumulad ng pamayanan kung saan ang mga kabataan ay dumalaki at nahuhubog upang maging mabubuting pinuno sa inaharap. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng aming kinakailangan mga biyaya. Naway may pagpatuloy namin ang pagtutulungan upang patuloy namin mahubog ang aming minamahal na bayan, ang bansang Pilipinas. We ask you to give thanks to our Lord. Amen. Maraming salamat sa mga nagbigay ng pag-amin. Magbabalik po ang GMA News TV Live, maya-maya lamang. Okay, ano na?